via Google Meet. Signed by our program head, Dr. Alonso L. Martejo, also signed by our professor, Josh Rel John B. Ordonia, our class mayor BPED 2B, Kinan Medina, and also a class mayor from BPED 2A, Menelois Monde. Let us give him a round of applause. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much. Before we pass ahead to our photo opportunity, may we call on the presence of our guest speaker for his message and comments for the dialogue of this webinar. Ako ba ulit yung magkasalita ulit ako? Okay, first of all, I would like to thank everybody. Thank everybody to because you attended this webinar. I also would like to thank you and challenge you also because you'll be future teachers, okay? As future teachers, okay, it's your duty to make this subject. Kasi hindi naman kayo magiging lahat ng teachers. May magiging magtuturo kayo ng music, magtuturo kayo ng arts. But it's up to you. It's up to your hands to make this subject likable and interesting. And how can you make it interesting? By equipping yourselves all this knowledge, okay? Kaya nagpapasalamat kay teacher, kay Sir Joshrel sa pag-invite sa akin. Dahil ngayon, lalo na ngayon, ang daming problema. Like, yung modules, may mga mali-mali sa modules, may mga ganito. And product yun ng mga, katulad natin, ng mga teachers. Pero bakit may mali pa din, di ba? So, it's a challenge to all of us, okay? Especially to us, yung mga teachers, yung mga professors nyo, to really teach you correct content and to teach you how to teach it, okay? To teach you how to teach it. But first, yun nga, pinaka-importante is you have to learn your content. And these kinds of seminars or these kinds of webinars helps a lot in forming content. Okay, informing content. Kasi dapat as teachers, hindi kayo magbibigay ng maling content sa estudyante nyo. Okay lang kahit di kayo masyado pang magaling magturo because you learn it. Matututunan nyo yun. Matututunan ko paano magturo. But kung magtuturo kayo ng mali, dadali ng estudyante nyo hanggang sa mamatay siya, mali yung natutunan niya kung wala magtatama sa kanya. So, yun lang. So, please be good education students. Thank you very much. Thank you, Mr. Amiel, for that magnificent understanding message. We really admire your topic that you will discuss, especially for us as students. We can use this subject for us to be more educated. Once again, thank you, sir, for that wonderful topic. Then, let me take this opportunity to conduct a photo opportunity for our midterm exam. Everyone, please open your camera. Thank you. Oo, obligado yung mga yan eh, kasi talagang ano to, supplemental activity for the midterm examination. On your cue, sino kukuha ng picture? Dennis? Ah, sige, bibilang ka rin. 1, 2, 3, smile! Okay, next. Ilang slide din? Okay na? Okay. Next sila. Sila? Okay. I am informing that Ogen says that our evaluation link has been sent through the chat box. Please click the link and be sure to answer it and provide the information needed for the evaluation link. And to end our webinar, let us hear a message from the character at the back of this exercise, Mr. Joshrel John B. Ordonia, our professional lecturer at Bataan Peninsula State University. Let us give him a virtual round of applause. Okay.
Ayan. Alright. Okay. Ang dami palakpak. So, foremost, of course, I would like to congratulate Mr. Kinan Medina and the rest of the core group for your successfully spearheading this particular webinar. I would like to reiterate that this webinar series is actually tatlo, no? Three sessions. So we have Professor Capitan for the historical periods, and then we have another speaker for the rudiments and another speaker for the voice and instruments. Okay? And of course, I would like to thank Sir Kim, maraming salamat. And happy 10 years of teaching. Seven tayo. Okay, so para magkaroon na lang little background yung ating mga participants, no? Again, this conglomeration of students are from the Bachelor of Physical Education, yung new curriculum na to. No? Kasi during our time, diba, si Sir Kim kasi ay Bachelor of Secondary Education major in music. No, ako naman Bachelor of Secondary Education major in PE. However, kahit ganun yung majorship namin, kumukuha kami ng subjects talaga ng music. Sila naman kumukuha sila ng subject ng arts. So exchange gift kami niyan. No, so during my time, our professor is of course the very approachable Ma'am Professor Gonzalez Morales, Ma'am Glenn. Yeah. Oo, siya ang aking rudiments. And then of course, I have Dr. Brillante Atanasio as my ayan sa history ng music. So again, maraming salamat sa iyo, no. Who could have thought, no, darating tayo sa ganito, no. kung alam ko lang na magiging professor ako sa college, nang tinusa na ako noon. That time, ikaw yung matino. Busy ka sa mga, diba, sa mga performance, no? Sa lahat ng mga activities sa PNU. Ako naman, ikot-ikot, try na ng mga katukulingan ko. So ganyan, so talagang natin masasabi kung anong ibibigay ng hinaharap. That's why I am very, very honored and very, very thankful for your time this afternoon. Okay? Next, lastly, I hope that you, for our participants, that you have learned something, no? Sabi ko naman sa inyo noon, with the best of my power and lahat ng mga linkages na meron ako, ginagalgal ko talaga. To, of course, to supplement. Dahil hindi naman lahat ay maituturo ko o ay alam ko. No? So, naka-attach din sa ating CMO that we have also to consult professionals and experts. So, ayun ang ginagawa natin ngayon. No? Sabi nga lang, sir, kanina sa advice niya, you will become music teachers. No, wala kayong kawala dyan. Mape pa rin kayo kahit BPE kayo. And on my experience, talaga naman din, when I teach in Deaf Ed, very evident talaga, hindi nagtuturo ng music ang mga mape teachers. Why? Hindi nila alam kung paano ituro. So kaya nga ginagawa ko yung ganitong mga activity para ma-appreciate nyo kung paano nyo aatakihin o paano yung magiging approach nyo. No, hindi natin pwedeng nakawin sa bata yung pagkakataon na matutunan nila yung music. Diba? Doon sa panimulang salita ng sir kanina, bakit kailangan ituro ang music? Kasi nasa deaf ed lang. No? So kung hindi pala nasa deaf ed, hindi pa natin ituturo. Eh yung nasa deaf ed curriculum na nga, hindi pa rin itinuturo eh. No? Division. Ang dami kong pinuntahang mga division from Manila hanggang dito sa Bataan. Ayun ang aking naging experience. No? Hindi ko naman nila lahat. Right? Pero alam ko na experience yan. Pag hindi kayang ituro ng teacher, ini-skip na more on PE, health, and arts na lang. So that's unfair. No, napakahalaga ng music. And I hope na-appreciate nyo yan sa discussion ng sir natin. Likewise, of course, sa inyong licensure examination, lahat ng binanggit ng sir ko, lahat ang lalabas sa LIT. Maniwala kayo. 100%. So ngayong na-encounter nyo, nagkaroon ng discussion, kahit pa paano, dumaan sa ano eh sa brain nyo yan. Pag nakita nyo yung option ng ABCD, parang ito yung matuto ng sir namin. Ayan. Ganyan lang naman din talaga yan sa licensure examination. Okay, so with that, ano pa ba? You will become, happy teachers in the future. You have to learn to appreciate. Kasi kung hindi mo ka lang i-appreciate, how can you teach something that you don't have? So something like that naman din. No? And of course, ngayon lang ako nag-note ng ganito sa dami ng webinar ko. Mahirap pala pag-batchmate. Oo. First, I would like to reiterate that Professor Capitan is from Bataan. Yes. Kid ka talaga, sir, ng Bataan. Yes. Oo. Pagkabalanga talaga ako. Yung mga nagsisimba sa Balanga, magkikita tayo one time, magko-coffee tayo. Sige. So, Sir Capitan ay pride ng Bataan. So, kayong mga bataan nyo dito, if you happen to see him, you can add him on Facebook and you can have consultation perhaps someday, no? Ganun naman ang turo sa amin ng inang tamantasan talaga. Darating ang oras, nakikita kami, hihingiin namin ng expertise ng bawat isa. Okay? And of course, sabi na natin, again,
to everyone who is present in this virtual platform, maraming salamat. I learned a lot. Totoong buhay. Pinapakinggan ko na kay Ma'am Atanasio, lagi kasing galit. Diba? Yung sabi ng sir natin, it is up to your hands kung paano nyo gagawing likeable yung subject. Diba? Hindi pa nakatitin ng mga nota. Ayaw mo na kasi hindi mo na na-appreciate kung paano mo yan, di ba, iintindihin. So nasa kamay talaga ng mga teachers kung paano nyo yung magiging approach when you teach music. Okay? So with that, Sir Aniel, may utang ako sa iyo, mag-coffee tayo one time. Yes, sige. Thank you very much, of course, for, you know, attending this particular webinar. Sheila? Yes, sir. Okay. Again, thank you very much for your active participation in this seminar. I hope you enjoyed the program. Keep safe and hold the learnings that we received today. Thank you, guys. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye.